Hi guys! Welcome back to our channel. My name is Marjan. Kung kayo po ay bago lang dito sa ating channel at mahilig kayo sa mga halaman, please do consider subscribing. And syempre, kung dati na naman na kayo dito, thank you so much guys. Dahil ako ay challenge nyo na mag daily vlog. Oh my God, ang bigat pala neto guys. May kabigatan siya. Alam kong tatanim ko lang nito nung Thursday. Pero guys, ilalagay ko na siya dito sa labas. Sa ilalim ng puno. Kasi gusto ko siyang maulanan. So, ayan. Ayan guys, I don't worry about it so much. Kasi nga, kagaya ng nasabi ko sa ating plant care video ng Burrow's Tail, it's a very easy plant to care for. So, okay lang yan kahit ilabas ko na siya kahit 4 days pa lang. So, ayan, kukunin ko pa yung isa. At, ayan guys, ano nga, kasi uulan na naman, look. Madilim na naman, di ba? Ang kalangitan. And, pang tatlong araw na yata to na umuulan ng mga 2 to 3 hours a day. And that's okay. Hindi naman ako nag-worry pag umuulan kasi ang aking mga succulents mostly are on small pots. So, madali naman silang mag-dry lalo na at sila ay nasa terracotta pots. So, hindi ako nag-aalala kapag sila ay... Anong tawag nito? Kapag sila ay naulanan. Pero kung sunod-sunod na, as in 1 week na mga ganon, minsan, sinisilong ko yung mga medyo maselan. So, ayan guys, sila, nandyan lang sila. Ayan. Hindi ko nga alam ngayon kung saan ko to isasabit. Pero gusto ko silang paulanan nga, kaya nagmamadali ako na magsabit. Dito siguro. Sana pag mag-snap, natatakot ako na baka maputol. Saan ko ba siya i-clip? And guys, very handy yung mga clip, mga hook. Kaya pagka may nakita kayong mga hook, pag kayo ay namimili, bili kayo kasi very handy, kagaya nito. Marami akong mga hooks kasi nga, mahilig ako sa mga sabit-sabit, di ba? So, ayan. Ayan guys, yung ating dalawang newly propagated burrows. Tail nilagay ko na dyan sa labas. And, yeah, balik tayo doon. Ayan guys, ganito ang buhay ng plant lady kapag uulan. Siguro nga yung iba sa inyo, di ba, nagtatakbuhan na kayo dahil isisilong nyo na yung mga halaman nyo. Lalo na guys, pag bagong tanim, di ba, kailangan wag nating paulanan. So, ito, ganyan, chill lang ako kasi mga matatandang ano na to. Itong mga plants ko ay established na, so hindi na ako nag-worry. Now, before we start doing the cacti arrangement, yung kasi talaga yung gagawin ko ngayong araw na to, hihingi muna ako ng pasensya sa inyo at mag-shoutout kay Lorraine Gamboa from our Facebook page. Guys, kung hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, ang link po papunta dyan, pati sa ating Instagram, ay nasa ating description box. So, ayan. Nag-shoutout ako kay Lorraine Gamboa dahil siya yung nag-comment na itong pillow plant ay natawag ko palang panda plant sa video kahapon. So, sorry guys. And I'm very grateful dahil sinabi yun ni Lorraine sa kanyang comment. Dahil kung hindi, hindi ko talaga mapapansin guys. And I do apologize kasi maraming mga beginners na nanonood sa atin. And hindi ko talaga sinasadya na nagkamali ako ng tawag. Ganyan pa ako ng ganyan, no? Sabi ko, magpapropagate ako nitong panda plant. Pero guys, this is not panda plant. Ito ay pillow plant. At kung gusto nyong malaman pa yung mga tungkol dito, plant care, ganyan, hanapin nyo yung ating pillow plant video. Meron ako nagawa niya na plant care video. So, ayun guys. Again, I do apologize and tao lang po. Tao lang tayo. So, ayun. Ihanda ko na muna yung mga kakailanganin natin sa paggawa natin ng cacti arrangement and... Yeah, babalik ako guys. 1 minute. So guys, ito yung mga kakailanganin natin sa paggawa nitong ating cacti arrangement. Pagpasensya nyo na dahil medyo maingay dito sa kapitbahay ko. May mga bata.
And ayan, syempre kailangan natin ng pot. Ito yung pinili kong pot. Medyo ano siya, medyo malaki. And hindi siya ganong katangkad. Pero okay lang yan, bagay yan sa mga cactus. And meron ako nitong mat na gugupitin ko, tapos ilalagay ko dyan para hindi lusot-lusutan yung ating soil. Ngayon kung wala kayong ganito at malaki din yung butas ng inyong pot, pwede kayong gumamit ng ang tawag nito, chicken wire o kaya ay weed mat. Pwede din yung gutter guard. So marami kayong mapagpipilian kahit naman ano, basta hindi lalabas agad yung soil ninyo. So ayan, importante guys na may butas yung ating pot. Ayan, kasi kung meron mga nakakapatay sa mga cactus, pinaka number one talaga guys ay overwatering. Kapag walang butas ang inyong pot, there's a good chance mamamatay ang inyong cactus. So ayan, syempre kailangan natin ng mga cactus. Hindi ko lang alam kung ilalagay ko sila lahat. Malamang hindi, pero pipili lang tayo ng tatlo o apat. Tapos syempre meron ako ditong gunting. Tapos pebbles. Ayan, naglalagay ako ng pebbles pagkatapos. Tapos meron ako ditong chopstick. At itong pangkuha natin ng lupa, hand shovel. At saka, ayan, i-share ko din pala sa inyo guys. Kita nyo itong aking pebbles ay nakalagay sa strainer na may, ayan o. Strainer to guys, kita nyo may butas. Kasi, para pag naguhugas ako ng pebbles, mas madali. Mas madali talaga guys pag nilagay nyo sa strainer. Itong strainer na to, hindi ko to binili ng bago. Natatandaan ko, nabili ko to sa second hand shop. $1 lang yata. And tuwang-tuwa na ako kasi may paglalagyan ako ng aking pebbles. Ito guys, hindi tayo magluluto. Pero ito yung ginagamit kong panghandle ng aking cactus. Lalong-lalo na ngayon na wala akong gloves. Guys, kapag mag-handle kayo ng cactus, make sure you wear gloves or anything na para hindi nyo siya direktang hawakan, para hindi nyo masaktan ang sarili nyo. In my case, ito ang ginagamit ko. Pag wala kayong ganito, siguro pwede din ano, dyaryo, i-fold nyo lang ng medyo makapal na, tapos yun ang ipangahawak nyo, ipangahandle nyo sa mga cactus na matinik. Okay, now ito. Ito guys ang ating soil na gagamitin. Yan, meron pa namang konti. Kaya magagamit pa natin yan. Pero kailangan ko na din talagang bumili ng soil. So, abangan nyo yan dahil alam ko, sinabi ko sa inyo na isasama ko kayo. And susubukan natin makakuha ng video pag lumabas ako. So guys, kung kayo ay nandito rin sa bansa ako, nasaan ako, dito sa Australia, eto, mabibili nyo to sa Mitre 10 o kaya sa Bunnings. Hanapin nyo, sigurado makakahanap kayo nyan. Alright guys, sige, simulan na natin. Gugupit lang tayo guys ng maliit na square. Ang ingay ng bata guys sa kapitbahay. Pasensya na kayo ha. Ayan. Ipapatong ko lang siya dito guys. Ayan. Ipapatong ko lang bago ko lagyan ng lupa. Na maganda siguro ay linisin ko ng konti yung ating pot. So kukuha ko ng brush. Saglit lang. Ayan, meron ako dito ang lumang paintbrush for this purpose. Kasi hindi naman na kailangan hugasan dahil una, maganda naman yung mga soil na ginagamit ko. At saka, lupa din naman yung ilalagay ko. So, okay lang yan. Ayan guys, lagi ako maraming mga brush kasi para nalilinis din natin yung table natin, diba, habang tayo ay gumagawa. So, ayan. Ilalagay ko lang dyan bago ilalagyan natin ang soil. Andito pa guys yung ating mga kalankowi, Blossfeldiana. Kasi diba kaka-upload ko lang ng video kahapon. So, kung hindi nyo pa po napanood dyan, huwag po kayong mahiya. Pwede nyo pong panoorin pagkatapos nito.
So, ayan guys, nalagyan ko na ng lupa. Kapag gagamit kayo ng lupa, guys, kung wala kayong mabili na nakamix na na lupa para sa mga cactus, tandaan nyo lang na kailangan ng soil mix nyo ay fast draining. Ibig sabihin, madaling matuyo, madaling lumabas yung tubig dyan sa ilalim. So, kailangan ang soil nyo ay gritty. Gritty, ibig sabihin, mabuhangin. So, kung may river sand kayo, meron kayong pumice, stones, yun. Paghaluin nyo yun, tsaka ayan, yung iba pang mga ingredients na pwede nyo idagdag sa soil para maging healthy sila. Sayang nga wala akong mabilihan dito guys ng pumice stones. Kasi gusto ko sanang haluan siya ng pumice stones. So, ayan. Itong cactus na to ay maganda pero matinik. At dahil wala tayong gloves, kailangan na ay very careful. So, pipisil-pisiling ko lang dito sa gilid. And guys, yung mga ano dito, mga cactus na nabibili dito sa nursery na malapit sa amin, maganda na yung mga soil mix nila talaga. So, kapag nire-repot ko, hindi ko na inuubos yung soil. Diba? Pag sa Pilipinas, kailangan ubusin nyo yung soil lalo na pag galing sa ibang lugar, diba? Pero dito sa amin, okay na yung soil nila. So, ayan. Subukan na rin yan, syempre, dahil matagal-tagal na rin tayong may mga cactus. Ayan. Diba ang kalat? Pipigain ko lang. Tignan ko. Ayan guys, tignan nyo yung kanyang soil mix. Merong mga, ano ba to? Pebble. Perlite. Ayan guys, may kasamang perlite na yung soil, di ba? Maganda. Hindi ako gumagamit guys ng perlite kasi nasubukan ko na dati, magaan siya. So, hindi ako gumagamit ng perlite. Siguro mas maganda yung pumice stones, pero yung perlite, ewan ko lang. Comment down below kung kayo ay nagagandaan ba sa perlite. Ayan guys, gagawa lang tayo ng hole dito at iuupo na natin to. Bawasan natin ng konti dahil ngayong ating pot ay hindi malalim. So, babawasan natin ng konting soil. Balik natin dyan. And guys, don't forget ha, mag-gloves kayo pag nag-handle kayo ng ganito. Dahil guys, hindi biro pag kayo ay natinik ng cactus. Ang pinaka-ayaw kong cactus, gusto ko siya, gustong-gusto ko siya, pero ayaw na ayaw ko rin siyang i-handle. Kasi nga, nakakatakot guys. At yan ay walang iba kung hindi ang bunny ears. Yung bunny ears na cactus, Diyos ko day. Yung kanyang ano, yung kanyang balahibo guys, pag nadikit sa inyo, makate, tapos ang hirap tanggalin. Nakapagtapon na ako dati ng t-shirt dahil sa bunny ears. Kaya ayun, meron akong bunny ears pero hindi ko na siya ginagalaw ng ginagalaw. No way. Maganda sila pero huwag kayong magkakamaling hawakan. Lalo na kung mahilig kayong humawak-hawak ng mga halaman. Di ba may mga taong ganun yung hawak dito, ganyan. Hawak ng hawak. Naku guys, mag-iingat kayo. Ayan, tapos ito. Hindi ko din alam kung anong cactus to. Ay, yung isa kanina. Basahin natin. Mammillaria marxiana. So, ayan. Yan ang kanyang pangalan. Siguro ilagay ko to dito para just in case kailanganin natin. And eto, hindi ko alam ang ID nito. Eto yung pangalawa. So kung alam nyo yung ID ng pangalawa, comment lang kayo ng ID pangalawa tapos bigyan nyo sa akin yung ID guys. Kahit common name lang kasi nahirapan akong mag ano ng scientific name. Pag ganito guys na nasa clay pot or terracotta pot,
Yung ginagawa ko ay etong ano, chopstick. Aalisin muna natin yung pebbles kasi may pebbles siya sa ibabaw. Ito, kailangan na talaga itong i-repot guys kasi masikip na siya sa pot. So, ang ginagawa ko lang, tinutusok ko. Tapos, ginagalaw-galaw ko siyang ganyan. Ayan. Oops. Ayan. Ouch. Aba. May matulis din pala siya sa ilalim. So, ayan guys. Tatanim natin ulit. Tanim ko lang yung ating chopstick. Very handy guys ang may chopstick ha. Kaya, kung may mga pagkakataon kayo na meron kayong chopstick, huwag niyong itatapon. Kasi pwede niyo pa siyang magamit. So, ayan na. Comment niyo yung ID guys. Ayan guys, dalawa na. Guys, tignan nyo to. Sobrang tulis, di ba? Nabasa ko na yata to sa isa sa ating mga video. Ito yung mahirap basahin. Ayan. Echinocereus triglochidarus. So guys, kayo na ang humusga, mahirap siyang basahin. Natatawa ako sa sarili ko pag nagbabasa ako, kaya huwag na natin i-career yan at mahina tayo sa pagbabasa ng mga ganyan scientific name ng mga cactus. Kaya bilib na bilib ako guys sa mga collectors ng cactus. Lalong-lalo na kay Cactus Caffeine. Panoorin nyo guys yung kanyang vlog sa kanyang YouTube channel, Cactus Caffeine, kasi mahilig siya sa kape. Yon, talagang ang mga alaga niya mga cactus. Bilib na bilib ako sa mga collector ng cactus guys, lalo na pag natatandaan nila yung mga pangalan. Nako, matatalinong tao yan. Matatalinong tao yung mga collector ng cactus. So yun guys, binawasan ko ulit ng soil sa ilalim kasi ano nga, shallow yung ating pot. So ilalagay ko yun sa bandang likod kasi may height siya. Meron din siyang pops. Yun guys. Dito sa gilid, ito. Ito ang ilalagay natin. Ayan. Wala siyang ID kasi nung nabili ko siya, walang ID. Karamihan guys ng mga nabibili dito sa amin, walang mga ID kaya hindi ko talaga alam din yung mga ID nila. At kung malaman ko naman kung ano yung ID nila, madalas nakakalimutan ko pa rin. Eh hindi na ako naglalagay guys ng ID kasi ewan ko ba, mas gusto ko yung walang ID.
Hindi ako nagagandahan mag-display ng may ID. Oops. Nako, ang daming soil. Sayang. Sayang. Guys, nagsisimula ng umulan. Naririnig nyo ba yung ulan? Nagsisimula ng umulan. Sana matapos tayo bago lumakas. And guys, yan ang kagandahan ng may area na may bubong. Kasi kahit na umuulan, nakakapagtanim tayo kung gusto natin. Yan guys, medyo challenge na patayuin siya. Pero, gagawin natin yung best natin. Umuulan na! First time yata ako mag-vlog na umuulan. Guys. Ay, hindi. Nakapag-vlog na din pala ako dati. Ng cactus pag umuulan. Mga succulents pag umuulan. Guys, kung kayo ay may mga time naman, huwag nyo nang skip yung ating ads, ha? Naisingit ko pa talaga yon. Kasi guys, alam nyo, pag tinatapos nyo yung mga ads, nakakatulong yan sa pag-fund ng ating mga videos. Kasi medyo, ano ba, magastos din ang ganitong hobby. Aminin nyo, sino sa inyo ang libo na ang nagastos sa inyong collection? Magkano na ang estimate nyo na nagastos nyo sa inyong collection? Sa akin siguro okay lang to dahil nung nagsimula akong mag-vlog, may collection na talaga ako. Pero imagine kung magsisimula ka palang mag-collect tapos magva-vlog ka, it will cost you a lot of money para i-fund yung iyong videos. Buti na nga lang nagko-collect na ako bago ako nag-vlog. So really, ang mga pinagkakagastosan ko lang talaga ay soil, mga ganyan, at kung gusto kong mag-plant haul or something. Ayan. And guys, ang gagawin natin, ipipress-press ko lang tong mga kalupaan na to. Dahil kasi, hindi natin to didiligan ng mga 2 weeks, mga ganun. Baka nga i-3 weeks ko pa. Kasi guys, ang cactus naman ay napakadaling alagaan. Tapos minimal watering lang talaga. Lalo na kagaya dito sa amin winter ngayon. So sabi nila, pagkada winter, dormant yung ibang mga cactus. So, hindi ko alam kung iba o kung lahat ba ng mga cactus. Comment below kung alam nyo guys. Pero ayun, pag winter, minimal watering lang talaga. So okay lang yan. Kailangan i-press-press natin kasi guys, pag ito ay diniligan nyo na, minsan bumababa yung lupa. At pag bumaba yung lupa, syempre pati yung halaman nyo na nandyan, bababa rin. So, medyo i-press natin ng onte. Hindi ko na dadagdagan ng lupa kasi talagyan ko ng pebbles sa taas. Yung mga bato-bato natin. Guys, follow nyo kami sa ano ha? Follow nyo kami sa Facebook and Instagram. And yung aking mga kapamilya na nag-YouTube din, ang description box natin ay nilagyan ko ng link papunta sa mga YouTube channel nila guys. Daddy Joe URCS, Rexy Del Rosario, Creative PH, Negosyo Recipes ATBP and Maki Santillan. Yan guys, mga kapatid ko, pinsan. Ayan, syempre supportahan natin yung mga kamag-anak natin, di ba? Pag meron kayong mga kamag-anak na nag-YouTube, supportahan nyo guys. Ayan, pinress-press ko na kasi nga ayaw natin na maglumubog yung lupa, di ba? Kapag unang ano natin. So, ayan. Siyempre, very handy pa din ang paintbrush.
Ayan, panglinis. Ngayon, lalagyan natin siya, guys, ng pebbles. Naglalagay ako nito kasi unang-una, nakakaganda siya. Diba, nabibigyan niya ng finish look yung isang arrangement. So, madalas talaga naglalagay ako ng pebbles. Ang pebbles na ganito, guys, pag bibili kayo sa mga landscape supplies, kayo bibili para mura. Kasi kapag bumili kayo sa online o kaya sa mga pet shop, kasi sa pet shop, di ba, meron silang yung aquarium gravel. Yun, maganda nga yun eh, kaso lang mahal. So, kung gusto nyo makamura, hanap kayo ng landscape supplies. Yung mga nagtitinda ng mga buhangin, mga ganon. Normally, may iba-iba silang mga klase ng bato. So, makakapili pa kayo kung anong kulay, ganon. Gusto ko sana white, kaso lang, walang available na white nung bumili ako. So, ito, ganito yung kulay niya. Iba-ibang klase. Pero okay na rin yan. Kaya, lagay lang tayo ng lagay ng bato ngayon. Nakakaganda siya ng pot. Tapos, guys, isa pang dahilan kaya gusto ko to sa mga pot, succulent pots, ay dahil, di ba yung mga dahon-dahon natin, guys, ng succulents? Kapag nagdidilig ka, hindi dumidikit yung dahon sa lupa. Kasi pag dumidikit yung succulent leaves sa lupa, minsan doon ka magkakaroon ng problema, yung mga fungus-fungus, mga ganyan. So, maganda pagka may, oops, sorry, nahulog. Pag may mga pebbles ka nilalagay, hindi sila didikit, tapos hindi madudumihan yung succulent leaves mo. Tapos, yung lupa, it stays under the pebbles. Kasi minsan, di ba, pag napalakas yung pressure ng tubig, lalo na kapag yung ginagamit yung pandilig ay hose, kagaya ko, hino-hose ko lang sila. Pag napalakas yung pressure ng tubig, nababawasan yung soil mo kasi lumulundag yung soil, di ba, sa gilid, guys. So, kapag may ganito, kumbaga nadadaganan niya yung soil. Kaya, mas maganda na may pebbles. Grabe, ang kalat ng table ko. And guys, matatapos na tayo. Hindi ko akalain na mahabang video to, ha. Akala ko mabilis lang. So, ayan, shout out nga pala sa ating mga palaging nagko-comment sa YouTube, sa Facebook. Yung mga maaalala ko lang kasi nakalimutan ko yung listahan ko sa loob, guys. Pero naaalala ko sila, Cristeta Laparan, Ay Guevara, Ana Razon, sino pa ba yung mga... Yan, si Lorraine Gamboa. Naku, huwag kayong magtatampo, guys, kapag hindi ko kayo na-shoutout kasi makakalimutin talaga akong likas. Meron pang isa, si Aaron Dave, na sabi niya ay iconic daw yung aking bye! Naku, guys, ha, hindi ko alam na iconic na pala yun. Wala lang talaga ako maisip ng mga outro-outro, mga ganun. Alam niyo naman, baguhang YouTuber lang tayo. And ayan. Ayan, guys, finally natapos na natin. Hindi ko alam kung maganda ba siya. Sa paningin ko ay okay lang. And alisin natin tong mga to. Pakita ko sa inyo ng close-up. So ayan, guys, ganyan ang itsura niya sa malapitan. I'm hoping na pag lumaki tong nasa likod, lalaki pa siya, so mas maganda. So ayan, guys, please comment below kung nagustuhan nyo ba tong ayos ng aking arrangement. Very simple, pero para sa akin ay okay na siya. And before we end, mag-hello lang din ako kay Mary Ann de la Cruz and kay Brian Bautista. Sana nakatandaan ko, no, kasi baka hindi pala Brian. Brian Bautista, thank you for your comment about my artistry.
Wow, artistry daw. Sabi niya kasi, ay, basta nag-comment siya tungkol sa artistry daw ng aking pagkaka-arrange ng mga pagganap ko dito sa garden. So, ayun guys, I will see you all on my next video. Thank you for joining me dito sa ating last day ng ating 1 week daily vlog challenge. And mahal ko kayong lahat. Bye!